sa mga bago dito at sa mga matagal na dito, guys, nakikita nyo na rin tong vlog na to. Hindi lang sa YouTube, pero sa Facebook. So, yun, thank you sa mga nanonood sa Facebook. So, guys, follow me. Ayun, let's go. Hey guys, good morning! What's up? Welcome back to my channel. And for today's video, magpipintura na tayo ng bahay. OMG! Parang bago ulit yung bahay. Papapintura na tayo, guys. Kala mo naman, may pambayad. So ayan, nilagyan na nila ng mga ganyan. Tadaan! Tarang natin kung gusto nila mag-hello. Do you guys wanna say hi? Hello! Ayan, they're the ones who's gonna do the painting. So, ayan lang. So, ako ay magtrabaho muna dito. Para may pambayad tayo ng pinto. Ayan. Dapat sinabi. So, kung bago ka sa channel na to, ako si Vince, Filipino living the American dream. Magawa ko ng mga Buhay America vlogs. Kaya kung hindi ka pa nakasubscribe, please click the subscribe button and yung bell icon para updated ka kapag meron ako upload. So, nag-upload ako ng vlogs every Saturdays, 12 to 1 PM Manila time. At sinasagot natin yung mga comments nyo doon sa previous video. I-ano muna natin ang before look, syempre after look. Ano na yan, after mga tatlong araw. Kasi tatlong araw daw nila gagawin yan. Say hi to the neighbor. So, ayan. So, ang gusto nila, guys, lahat ng gamit ilalagay sa gitna. Kasi nga, pipinturahan nila yung mga walls. Pagod na pagod kami, guys. Nilagay namin. Grabe yung TV. Binaba namin. Takot na takot ako. Bakang bugs. Eh. Siyempre, ang bigat kaya nun. At saka nakafix siya sa wall. Anyway, trabaho mo na ako. One eternity later. Hello, guys! Ayan, update lang. Pakita natin ang update. Ang update sa pintura. Ang ganda na. Pero hindi pa tapos, guys. Today is day 2. Hindi ko lang kung mapapansin nyo sa mga palagi nanonood dito. So, ito yung dati niyang kulay. Wait mo na ang labo. Ayan yung dati niyang kulay, yung white. Actually, wala pa siyang paint before kasi nga yan yung parang, ano tawag na doon? Parang primer lang ba yun? Or yung drywall pa lang. So, yun yung magiging finished color niya. Medyo gray. Light gray, ganyan. Di ba? Amazing! So, tingnan natin yung unang kwarto dito. Medyo makalat pa kasi ang gusto nga nila lahat nasa gitna ng ano. Room, para nga hindi mapinturahan. So ayan, medyo gray ang effect. So medyo gray ang effectus. Ito, natapos na rin nila yung dito sa taas. Pero yun, kasi bukas pa yata nila gagawin yung part na yan. Ayan, o diba, para may kulay na talaga, guys. Tapos yung TV, nilagay muna dyan. Pero grabe, ang bigat, hirap niya tanggalin. Buti tinulungan nila ako. So ayan, gray na siya, guys. Medyo hindi na boring yung kulay. Tapos yung kwarto. Eh, actually, itong studio ko slash home office ko, hindi ko na pinagalaw, siyempre. Kasi, ewan ko, gusto ko ganyan lang. Hindi ko alam anong kulay papagawa ko dyan, pero sabi ko sa ano. Sorry, kalat. Ang dami ko kasing ginagawa. And then, ito yung, ganun din, pares lang kulay sa laundry, guys. Hindi nyo lang masyado makikipapansin kasi naman yung kulay ng ilaw. Pero gray yan. Makikita nyo naman yung difference dun sa base, di ba? And then yung kwarto, basta magulo, guys, kasi hindi pa kami nag-aayos. Well, hindi nyo rin makikita. And then ito, dark blue para masaya. So, papalitan namin yung curtain, syempre, kasi hindi siya match. Alam mo yun. So, and then dito, ganun din yung light gray, na parang hindi light gray kasi weird nung liwanag sa labas. Makikita nyo na lang yung difference. And then sa first floor, sa baba, wala pang ginagawa kasi bukas pa yata nila gagawin. Hindi rin pala biro magpintura, guys. Medyo mahal magpapintura dito sa Amerika, guys. Amerika, guys. Kaya yung mga pintor sa mga nagpipintura sa Pilipinas, siguro ay yaman dito. Mahal kaya. So, ayun, kaya kailangan todo kayod. Or else, magugutom, walang pambayad. Boy, ang lakas kasi ng hangin dito, guys. Kung nabalitaan nyo, ano na kasi, parang ang daming tornado recently. Lately. Kasi nga, spring na, alam nyo na, ang spring ay tornado season. So, ayun, yun lang yung update. Hey guys, ayan, ipapakita ko na sa inyo yung finished product. Wow, wala na, nothing special. Nagpapinduran lang kami ng bahay. So, punta tayo dito. Hindi ko alam kung makikita nyo eh, kasi papasay, makita nyo yung diferensya. Kasi yung gray, yan, I mean yung gray, tapos yung baba, naiwan as white yung base. Tadaan! Dati, di ba, white na white lang yan. As in, parang walang dating. Wow! So, gray na siya, guys. Makikita nyo naman ang difference. Tadaan! Dito. Ay, hindi kita kasi madilim. Baba tayo. Ay, hindi. Dito tayo for it. And, by the way, yung laundry, ganun din. Basta same lang yung color, guys. Ayan. Nothing fancy. Tadaan!
Ayan, oh, diba? So, itong parang pinaka-accent wall ay dark blue. Ayan. Tcharan! 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 Okay, baba na tayo. So, yan, pinituraan nila lahat yan ng gray. Hindi ko alam sa camera, parang effect parang blue, pero gray yan, guys. Yung lighting lang. Ayan, gray na siya lahat. Dati, kung babalikan nyo yung mga lumang vlog natin, ay puro white lang siya. Sorry, ang kalat pa ng bahay. Hindi pa kami masyado nag-aayos. Ay, ang tagal lumiwanag. Ay, kasi against the light. Pero, yeah, gray-white yan. Challenge! Excited. So, ayan. Diba, makikita nyo sa mga lumang vlog, white po yan, guys. Hello. It's me. I'm the problem. It's me. So, ayan, gray siya. Yan ang pinaka-accent wall, guys. Tapos, nakapapansin nyo ba na wala na dyan yung malaking relo? Kasi hindi ko alam kung ano ipapalit namin doon. So, ayan, yan yung parang pinaka-accent wall niya. Hindi parang, kasi yan talaga yung pinaka-accent wall niya. And then dito, hindi pa nag-ayos kasi, di ba dati, bar yan, guys. So, iba na. Ang bar ay mapupunta na sa basement. Kasi kapag maingay, hindi rinig ng mga kapitbahay pag nasa basement. Pag dito, rinig na rinig yung kaingayan. Kaya, change of plans! Tcharan! Ayan, magiging ibang room na tong pinaka-flex room or itong parang pinaka-entrance. Lobby. Reception, yan. So, binaklas ko na yung mga dati baklas kasi sobrang bigat. Like yung, ano, yung mga wine rack ba tawag doon or yung liquor rack. Yan, ibababa ko sa basement. And yung mga LED natin, lahat yan mapupunta sa basement. Yan, so, ito, gray and then dark gray, of course. Magkakaibang shade lang yan. Mukha lang kagaya nito yung nandun sa living room. Pero, mas dark yung nasa living room. Mas light yun ng konti. So, ayan. Okay. So, yun lang naman. Wala na ba ibang ganap? Charan! Alexa, turn on ceiling lights. Wala naman, yun lang, ang dilim din. Alexa, turn on lamp. Ang liwanag pa kasi sa labas, guys, kaya parang hindi masyado. Pero okay lang. Alexa, turn off ceiling lights. So, ayun na nga, mga kaibigan. Magsasagutan na tayo ng mga, ano, sagutin na natin yung mga comments na doon sa previous video, tsaka yung mga tanong nyo doon sa my LA vlog. Kasi hindi pa natin nasasagot. Pero bilisan lang natin kasi para hindi masyadong mahaba yung vlog. As in, mag-lock na yung mode na naman ako. Norn, sige, King. Hello guys, ayan, welcome back. So for today, sagutin na natin yung mga comments niyo doon sa last video. Sabi ko sa last vlog, yung sasagutin natin yung mga comments niyo doon sa Disneyland vlog, tsaka yung, basta yung part 1 tsaka part 2 nung LA, California vlog ko. Pero sobrang dami kasi yung nag-comment last vlog. Yung mga nag-comment doon sa 2-part vlogs ko sa California, kung hindi natin nasagot, kung gusto nyo talaga masagot natin siya on-air sa vlog, pakicomment dito sa video na to, sasagutin natin sa next vlog. Para ano na tayo ulit, para regular programming na tayo. Regular programming para ang sasagutin natin yung sa talagang previous vlog. Sorry naman guys, ang gulo. Para sa mga bago po dito, ako po si Vince Filipino living the American dream. Gumagawa ako ng mga Buhay America vlogs. Kaya kung bago ka dito, please click the subscribe button. Please mag-subscribe ka na. Pinilit. So yun, and paki-click yung notification bell para updated ka kapag may bago akong upload. So nag-upload ako ng vlogs ko every Saturdays 12 to 1 PM Manila time. At yun nga, sinasagot natin yung mga comments na doon sa previous video. Kaya ganun na, sagutin na natin. Justin Yedrix, yun, thank you Kuya Vince. Oo nga, tama ka, di talaga stable sa mga delivery apps. Kaya ayan, nag-BPO ulit ako sa SIP Concentrix. Syempre, goal talaga ako makapag-US. Kaya need ko ng degree, lalo na sa gusto kong course. Balita ko kasi pinakamaraming job opening talaga sa US ang software engineer developers. Nag-a-apply na po ako sa mga state university. And kung di talaga pala rin, nakatarget na ako sa STI. Salamat sa advice Kuya, hirap eh minsan kasi pag meron ka hawak na pera, parang ang sarap ilagay sa luho. Lahat. Totoo. Try ko yung 30% rule mo, Kuya. Hindi naman rule, 30% rule. Kasi mas I myself, hirap na hirap ako sa 30%, 20% pa kaya. I mean, hirap na hirap ako sa 20%, 30% pa kaya. Ang suggestion ko talaga, mag-set ka lang ng percentage na isa-save mo. Pero sabi ko, feeling ko safe na yung 20%. Kung kaya mo 30, then good for you. So, maglaan ka naman sa sarili mo para pang happy-happy mo. Diba? Hindi lahat na pupunta sa bills, sa savings, tsaka sa kung ano man. Basta, I mean, kung ano man, maglaan ka para sa'yo. Para naman hindi ka ma-burnout. Baka naman lahat nilagay mo na sa savings at wala ka ng pang happy-happy kahit konti. Alam mo yun, mabuburnout ka niyan, bro. Stay safe, Kuya. Libutin mo ang buong USA. Nakakailang state ka na napuntahan at ano ang favorite mo? Kunti pa lang naman napuntahan ko. Kasi hindi man ako ganun kagala. Ganun. Napunta ko pa lang yun ng California, Texas, Maryland, Washington, D.C. Kunti pa lang napuntahan ko, guys. Marami pa akong pwedeng puntahan dito sa US. Ano ba yung mga napuntahan ko? Wisconsin, Missouri. Ang pinaka-paborito ko so far, ang bias ko talaga, no? Pero ang paborito ko ngayon ay ano, hindi yung buong LA. Ang pinaka-paborito ko talaga yung Disneyland. Kasi talagang pangarap ko yun nung bata pa lang ako, eh. Disneyland! Pero yung mga gala-gala sa syudad, sa city,
Chicago talaga ako, guys. Sorry. Kapag pupunta kayo dito, punta kayo Chicago. Makikita nyo kung bakit. Para siyang mas maliit siya ng konti sa New York, yung downtown ha, pero malaki rin yung Chicago, guys. So, I'm not sure. I think second or third largest city in the US yung Chicago. Pangalawa sa New York at LA ba. Basta yun yung top 3 na pinakamalaking city dito sa US. And feeling ko kasi Chicago mas malinis kumpara sa New York. Sorry na pasensya sa mga taga-New York, pero pumunta ako parang opinion ko lang naman yun. Para mas malinis sa Chicago. So, John Del Di Mayuga. Wow, galing naman ko. Even coincidence yung ChatGPT na pina-endorse sa'yo. Actually, natanong ko yung kaibigan ko kahapon na yung chat, nabanggit rin niya yung ChatGPT sa akin. To be honest, hindi ko talaga alam yung ChatGPT until nag-reach out sa akin yung marketing na gagawa ako ng video ad for them. Send sila na script na binasa ko sa inyo last time. Kilala pala sa Pilipinas yung ChatGPT. Talaga hindi ko siya alam. Alam ko na siya ngayon. So, on the other hand, hindi ko po alam kung gaano kaka-struggle dyan sa work at ibang racket. Isang indication lang na dapat doblehin yung sipag kapag nandyan na talaga sa US yung immigrant. Tsaka nakakamiss yung mga plantito vlogs nyo, Kuya. Dyan, Kuya Vince, nagbabalik na unti-unti. Uy, totoo. Sige, i-document natin. Sa next vlog, papakita ko sa inyo yung mga halaman natin. Nagsisimula na sila mag-sibol, guys, bilang spring na. Tama ba? Tag-sibol is spring in Tagalog ba? Delphine Abet Cabales, nakakatuwa talaga dito manood sa vlog mo, sir. Kahit minsan matagal ka mag-upload. Sorry naman. Hehehe. Joke, inaabangan ko yan lagi yung mga video po. Sana we can make it through also. Keep it up, sir, kahit hindi ako subscriber. Hoy, di ka pala subscriber? Pag-subscribe ka nga. Walang niyang. Joke, di joke lang. So, thanks, Delphine Abet Cabales. Timothy Amon Villegas, good morning, bro. Long time no comment. Lol ka din, joke. Pero nanonood pa din ako, bitch mo, of course. Planning to visit Chicago next week. Baka magkita tayo sa Jollibee. Talaga ba? Pag nakita niyo ako, mag-hello naman kayo, sabihin niyo, subscriber kayo. Kasi minsan, actually nangyari sa akin to, naglalakad ako sa kalsada, doon sa downtown, tapos sabi, uy, kilala kita. Tapos sabi ko, parang ang sama tuloy ng... ang sama ko tuloy na parang hindi ko siya matandaan kung saan. Sabi ko, wala, saan ko nakilala to? Sa loob-loob ko lang ha. Tapos nung tinanong ko na, ah, kasi ano, nanonood ako ng vlogs mo. Uy, thank you, ha? Feeling sikat. So, yun, kapag nakita niyo ako, mag-hello kayo, tapos libre niyo na ako ng Jollibee. Wow, nagpa-libre. So, yun, Timothy Amon Villegas. So, let me know if you're going. Robin Ilos Istoso, your vids is very nice. Subscribe, of course. Love your collab with Mama RN. Oy, shoutout kay Mama RN. Kailan ka babalik dito sa ano, sa Chicago? Sobrang bilis lang ng pagkikita namin kasi mag-shopping pa sila ng pamilya niya. Tsaka nagmamadali ako nung araw na nagkita kami. Pero nakapag-vlog kami noon, nakalain niyo, di ba? Let's collab too when you visit New York. Sure, ano ko lang sa New York, sabi ko, ang dumi. Hindi naman madumi. Sabi ko, ang ganda nga sa New York eh. Kasi nung pumunta kami doon ng best friend ko, si Raiza Contawi, na sikat sa Pilipinas. Shoutout to you, hello friendship. Wow, kailangan babalik dito. Pag nag-New York ulit ako, sige, Robbie, I'll let you know. So definitely may mga kasama ako noon kasi hindi naman ako travel mag-isa. Or sabi niya, or if you visit New Jersey too, sige, kasi meron akong relative sa New Jersey. Ang dami kong kapamilya all over US, guys. Hindi ko alam kung bakit, pero madami kami. Juno Adams Mangalindan, may question pala ako, bro. First time ko mag-travel abroad, ano ang step-by-step procedure pagpasok ng NAIA? Tingin ko sana masagot bago ako mag-travel. No choice ako para sabihin na to. Anong step-by-step pagpasok ng NAIA? So, pagpasok mo ng NAIA, hello ka sa guard. Wow! Ganun, filosofo. Hindi, pagpasok mo dun, iaano mo na kagad yung bagahe mo dun sa may... X-ray, di ba? Domestic lang. Hala, nalimutan ko na. Sa mga nakakaalam nga, guys, correct me if I'm wrong or ilagay nyo dito sa, i-comment nyo na lang para mabasa ka agad natin sa next vlog. So, di ba, may X-ray doon, tapos pipila ka na doon sa may baggage counter kasi kung meron ka i-check-in, kailangan mo i-check-in yun. Tapos, pupunta ka na ng immigration. Actually, yun lang naman yun. Wala namang iba. Pagpas mo ng NAIA, alam ko meron, ano yun eh, i-check yung baggage mo. Sa NAIA yun, at dito sa US, wala namang ganun. Dito, bagahe ka agad muna yata. I mean, dyan. Bagahe muna kagad. Tapos i-check-in muna yung mga bagahe mo kasi aalis. And for sure, meron ko iba check-in na baggage. And then, immigration. Pag nakalusot ka na ng immigration, you're free. Pwede ka nang magbili-bili ng mga bagay-bagay dun sa loob till nag-aantay ka ng iyong flight dun sa gate. Kung saan mang gate. By the way, alamin mo saan gate ka kasi minsan nagbabago yung gate kung saan yung aeroplano. Kung saan ka gate lalabas or e-enter ng ano, airplane. Yan. So, tingin ka dun sa board. Sa board, sa screen. Board. Tingin ka dun sa screen kung anong gate mo. So, depende sa flight mo. Ang gulo ko mag-explain, pero yun. Jazel Queen Sature. Hi, Sir Vince. Pa-shoutout po, eh. Oy, shoutout, Jazel Queen Sature. Shoutout po, eh. Dati nood lang kami sa'yo. Now, dito kami sa Florida na. Taga Florida na siya. Uy, alam nyo ba gusto ko muna Florida? Kasi nandyan yung malaking ano, eh, Disney World. Nandyan.
pag pumunta ako dyan ng Florida. Ito sabi ang kita. Thank you, Sir Vince, kasi dami kami natututunan sa'yo. God bless. Oy, Jaisel, salamat. Maski nandito ka na sa Florida, nanood ka pa ng vlog, sinigaya ng iba, nakarating na dito, wala nang parang. Ipaparinig, hindi, joke lang ha, guys. So, shoutout, Jaisel, Queen, Sature. Welcome to America. Arnold Booker, Lude, Bisaya. Oy, Bisaya ako, guys. Lodi Vince, kamusta? What's good, bro? Mabilis kaya, yaman yan, Brad, sipag eh. Uy, sana talaga, magkatotoo yung sinabi mo. By the way, got our ID na, bro. Interview date? Konting pitik na lang talaga to. Stay blessed. Ay, yeah, stay blessed. Congrats, Arnold Booker. Konting pitik na lang yang bro. Sobrang bilis, makakapunta ka na dito. May interview date na kayo. And wishing you all the best. Pag pumunta kayo dito, let me know. And ililibre nyo ko kain tayo. What's up? Oh, hindi sa libre. Hindi, joke lang. Siyempre, KKB. Ano ba yan? So, yun. Inaantay ka na namin dito. So, ayan. Arnold Booker Idol. Brents Jello Baladolid. Hello ulit. Ano ba yun? Nabibisaya ako, guys. Hello ulit sa'yo, Vince. Executive na executive talaga ang datingan. Talaga ba? Bakit ko nasabi? Halatang hindi ka marunong humawak ng showbiz. Sorry naman. Hindi ako marunong yan, guys. Alam nyo naman sa Pilipinas, ang alam ko lang uminom. Yun lang, ang ginagawa ko lang dati after work, sumasat kami ng kaibigan ko sa BGC. Tapos pag weekend, either nagbabadminton kami or nagsasoccer kami, ganyan. Ganon, yun lang yung buhay sa Pinas. Ang tamad ko sa Pilipinas, sorry naman. Dito ko lang natutunan lahat yan. Actually, hindi pa ako marunong, di ba sabi ni Prince Jello Balado. Mahal kasi walang hardinero dito, guys. Kwentuhan mo naman kami about your short experience sa Cali at yung comparison sa buhay dyan sa Illinois. Sobrang mahal ba ang bilihin doon? Thank you. My best regards. So, napumunta ako ng California. Yung bilihin, parang, I mean, sa mga grocery or ano ha, yung mga restaurant, I think parehas lang. Ang kinaibahan lang, let's say sa nurses, kasi yun lang din naman yung mataas, medyo may diferensya eh. Yung sweldo ng nurses sa California, alam ko mas malaki. Dito, hindi, I mean, malaki din dito, pero iba talaga sa California, yung mga California nurses, registered nurses doon, malaki. Pero, guys, the cost of living, hindi lang naman grocery yun. Yung presyo ng gas doon sa kanila, ang mahal. Yung presyo ng rent ng apartment sa kanila at ng mga mortgage, yung mga bahay, sobrang mahal, guys. So, I think, mas mahal doon. Kasi may kilala ako sa California na hindi naman hirap, pero sabi kasi niya, ang hirap daw nung parang monthly expenses sila, nahirapan sila kumpara nung nasa New Jersey pa sila dati. Alam mo yun, kasi parang ang mahal daw. I don't know, pero sa California talaga mataas ang cost of living. Lahat naman nagsasabi ganun. So, ang dami talagang hustling sa Cali. Kumpara natin yung bisita ko sa Illinois, well, karamihan ng lugar sa Cali, wala namang snow. Siguro kapag nasa northern part, pero ang init dun, guys, parang mas mainit pa sa Pilipinas. Kaya nga, di ba yung mga wildfire, nasa balita, hindi ko alam kung umaabot sa Pilipinas, meron sa Cali nun, kasi ang init talaga, umaabot sila ng 100 degrees plus. Fahrenheit, ha, hindi Celsius. So, mainit talaga yun, guys. Dito, hindi kami umaabot ng ganun dito. Dito, kapag 80s Fahrenheit, nagpapanik na yung mga tao. Grabe. So, gaya ngayon, ano ba ngayon? 81, guys, 81 na init ang okay. De, pero seryoso, pinagpapawisan ako kanina. Buti may AC kami dito, so yun. Juno Adams, mga lindan, dami ko natutunan sa'yo, bro. Salamat sa walang sawang pagbigay ng tips. Flight ko ng April 30, 2023. Ang lapit na pala niyan. So Juno, tandaan mo yung mga, well, you're welcome. At least marami ka natutunan sa vlogs ko. Rodolfo Junior Tromata, bro, matanong ko, saang state ka ba sa Amerika? Mag-vlog ka naman, bro, sa susunod about sa mga kabahayan dyan sa Amerika at magkano din ba ang sahod dyan sa trabaho? Monthly din ba ang sahod dyan, weekly or 15 to 30 days? So, saang state ako dito sa Amerika, palagi kong binavlog to. So, if may time ka, magpanorin mo yung mga lumang vlogs. Ang dami ko talaga, lahat ng journey ko dito makikita mo. Grabe, simula na wala na ako ng trabaho, nagkaroon ako ng trabaho, nakabili ng bahay, lahat talaga. Panorin mo, bro. So, nandito ako sa Illinois. Nandito ako sa Illinois. Nag-vlog na ako about sa mga kabahayan dito sa Amerika. Umikot pa nga ako dito. Basta hanapin mo na lang. Kasi basta marami akong vlogs doon. Talaga makikita mo yung mga bahay dito sa Amerika. Magkano ang sahod dyan sa trabaho? Marami na rin ako na vlogs about doon talaga. Depende sa trabaho. From pasurero, delivery guy, ano pa ba? Nurses. About, gaya ko na nasa bangko, yung mga ganun. Ano ba ba? Monthly din ba ang sahod dyan? Depende. Like yung mga travel nurses, they get to be paid weekly. Meron naman iba dito, like yung mga kaliwaan lang na trabaho. Yung mga, or gig, yung mga racket, kanyan, side hustle. Meron doon daily. Pero yung gaya nun sa akin, ako every quincenas ako, 15-30. Depende rin sa klase ng work. So ayun po, Rodolfo Junior Tromata. Thanks for watching.
Angelo Almohalas. Sir, tanong lang po, kapag po ba nagtatrabaho ang mama ko dyan ng matagal as a factory worker, OFW, ng matagal na taon, pwede siya mag-apply ng citizenship sa USA? It depends anong visa meron siya ngayon. Ano ba yung visa niya? Kung naka H1B siya, alam ko kailangan ipetition siya nung employer niya para magkaroon ng green card or maging immigrant. Siyempre, hindi naman siya naka-tourist visa, di ba? Kasi kung matagal na siya dito, hindi naman pwede mag-work ang naka-tourist visa. David V. Dichenko. Kuya, paganda na ang intro ah. May mga pa-cinematic effects ka na. Siyempre, magaling yung nag-edit sa akin. So, shoutout kay Zyrel Knox. Ayan, siya yung nag-edit sa akin sa videos ko. Marvin Joseph. Bro, Vince, thank you po talaga sa encouragement nyo sa akin about my American dream. Meron na po kami scheduled for interview this August. Well, good luck, Marvin. Let me know. Sana magkita tayo. Yeah, hey, we are really hoping and praying na makapasa po kami. As of now, we are getting ready for all our documents na kailangan po sa interview. And we are doing mock questions para ma-practice po kami sa magiging answers po namin. We're so happy po talaga. So, good luck sa'yo, Marvin. And yeah, I hope to see you soon. George Marino. Sir, kamusta thunderstorm dyan? Plainfield, doy, salamat sa pag-check. George, Sir George Marino. Grabe, guys. Nagkaroon kami ng thunderstorm dito for the past 2 weeks ba? Or 1 week lang yata. Basta yun, na merong series of tornado. Hindi lang tornado, kundi series of tornadoes, guys. Talagang kailangan pumunta kayo sa basement, sa lowest part of the house, kasi ayaw nyong liparin sa himpapawid at hindi na matagpuan kahit kailan, diba? Alam mo yun. Pero seryoso yun, nakakatakot, guys. You really should seek shelter kapag merong ganyan. Yun yung ano dito, yun yung nakakatakot dito sa, at least dito sa amin sa Midwest, ah. Grabe tornado. Wala kaming mga wildfire, ganyan, walang ganyan. Meron, pero hindi uso. Ang marami dito sa amin, tornado. Ganyan, nakakatakot. So, Sir George Marino, ikaw, kamusta ka na rin? Tagasan ka nga ulit, saang state ka? Ang dami viewers dito na naghahanap sa'yo, mga seamen na, seafarers natin at mga pamilya nila, maraming katanungan sa'yo. Message mo ko sa Facebook, paano natin sila matutulungan? Vincent Leonardo. Or hindi kasi kita makita sa Facebook, sir, parang pwede tayo magtayo ng recruitment agency. So, yung kakitaan, hindi, gusto lang namin makatulong, guys. Yun talaga. Angelo Almohalas, usap pa rin, ano sir, possible kaya? Tinatanong niya yun ngayon kapag matagal na daw yung mommy niya na nag-work dito as a factory worker. Kailangan ko muna alamin, ano ba yung visa niya, bro? Ayun, para doon tayo mag-start, pwede ba siya mag-apply as an immigrant? Immigrant, di ba? Para hindi na siya, para makuha niya yung benefit. And then, makapag-apply as a citizen in the long run. So, yun lang po, guys. Thank you so much for watching. Kung tinapos mo tong video na to, ang haba, sorry naman, pero salamat dahil hindi mo ni-skip. Thank you so much. Kung meron kang tanong, anything about Buhay Amerika, i-comment mo na yan. Ganun, parang host lang, no? I-comment mo na yan. Don't forget to like, share, comment, and subscribe na rin dito sa channel na to, guys. Ay, by the way, sinimulan ko na pala i-upload yung vlog ko sa Facebook account ko, guys. Wala lang, kasi palagi lang ako sa YouTube, eh. So, makikita nyo na yung vlogs ko from now on sa Facebook. So, Vincent Leonardo. Hindi Vince Leonardo. Yun talagang tunay na pangalan. Vincent Leonardo. So, if you want to connect with me, please do follow me on my social media accounts at magkita-kita tayo sa next vlog. Peace.